Sa recent tweet ni Sir Snow Badwa ay meron naman itong bulong galing sa kanyang mga kuliglig. I know some of you are mad at him pero mga tumatama talaga eh sa mga trades, lalo na yung pagbenta ng Alaska. Tsaka content ko na rin kasi sayang, malapit na tayo mag 100,000 subscribers. Maraming salamat sa inyong lahat. Shoutout din kay Daniel Fernando, palaging nakatutok dito sa channel. Naka 500 plus comment na siguro yan dito. Sana nagustuhan mo yung aking munting regalo na pinadala sa'yo. Stay tuned din kayo, baka magkaroon tayo ng 1 or 2 subscriber date with me. Manonood tayo ng live PBA games. I'll just let you know sa community tab ng YouTube kung kailan at anong laro. Tinake opportunity ko lang din yung news na ito para magpasalamat sa inyo. At sana patuloy yung mga healthy conversation sa comment section kahit hindi naman talaga healthy, charot. Basta ayun, salamat talaga sa inyong lahat. Merong at least 4 na teams ang reportedly up for sale. Merong hint na Biles, NLEX, Ibon ay nag-aapoy, which is Phoenix, Nag-Amoy Canal, referring to Blackwater, and Corriente na Meralco ang easiest answer sa clue ni Sir Snow. And for now, sa current situation ng mga team na yan, posible eh, no? First of all, NLEX Road Warriors, naging hype ang lahat sa pagdating ni Coach Sheng Yao sa team na ito. Sobrang ganda ng vision niya pero hindi ganun yung nasa paligid niya. Gusto niyang mag-maintain ng players pero wala siyang control. Tsaka alam niyo naman yan dahil sobrang vocal ni Coach Sheng sa media. Sister team yung NLEX pero parang naging training ground lang din ng mga players na magagamit sa talk and text. Considered as main team pero yung galaw parang farm team lang din eh, no? Nawala yung vision nilang manalo. Actually, akala ko talaga magiging solid sila eh. Maganda pa yung social media na humahabol sa trend. Sobrang nasira lang talaga yung inayos ni Coach Sheng. Sobrang nakakasakit para sa mga basketball fans na nagro-root sa mga ganong teams pero nasampal tayo ng reality. Good thing is, hindi tinanggap ni Coach Sheng yung office job na offer sa kanya ng NLEX kasi gusto niya pang mag-coach eh. Yung ibang fans nga, gusto siya pa yung maging commissioner eh. Yung Phoenix Fuel Masters naman, sinabi nila ngayon na hindi na daw for sale yung kanilang franchise. Pero if you know naman talaga. In the end, gets nyo naman siguro. Pero sayang talaga tong franchise na to. Nag-root din tayo dito or nag-root pa rin naman now kasi independent team. Not for sale right now kasi distraction talaga yung mid-conference na balita about sa kanilang off-the-court situation. For Meralco naman, ano yun, dalawang teams na MVP ang for sale. Pero dati naman yung pinanggalingan ng Meralco is hindi MVP eh. Masaya yung liga noon with Santa Lucia pero hindi rin naman nakamaintain. Nakuha si Kelly Williams and Ryan Reyes na akala natin forever realtors. And yung Blackwater, gets naman natin kung hindi sila makapagstay sa PBA. If ever for sale man sila. Ganun din sa mga past teams sa PBA. Hindi nakakaya yung mga big time players kung malaking company lang talaga sila. Tingin ko, walang mga farming trades na nangyari. Kasi gets ko yung vision ng owner eh. It is just not enough. Focal nga din sila sa improvements ng liga eh. Tsaka kita nyo naman ngayon eh, they are really trying to keep up na sana talaga makaya or merong tumulong or sila mismo makasabay na. Which is, kaya naman talaga kung, yun nga, malaking company sila. And with these teams na for sale, merong rumors last time. Merong 4 na teams ang interesadong pumasok sa liga. Galing naman ito kay PBA Insider. Chooks to Go, Master Sardines, Cebulan Masters, and Boysed. Pero out of those 2 companies is hindi makakapasok ng liga kung hindi papayagan yung product competition, which nasa business world talaga tayo. Kayo ba, anong opinion nyo sa 4 na teams na rumored to be for sale sa PBA? Let me know all your thoughts in the comment section below. See you in the next upload. Bye-bye. Dito sa Game 3 ng Magnolia at TNT, isi-share ko sa inyo ang experience ko playing with OKBet. I'm rooting for TNT on this one because of Mikey Williams. Siyempre, napakasarap panoorin. Pupusta ako sa kanila na mananalo ng first half at ending the game with a 7-point lead. Madali lang din yung deposit at withdraw dito kasi meron na silang GCash. So ayun, the game is over. We won the first half pero sa endgame, TNT won by a game winner from Jason Castro kaya we lost the other bet. Naging overconfident lang siguro ako sa tropang Giga. Pero sobrang ganda ng mga ads dito and you can see naman kapag naglaro kayo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-bet na or mag-register using our code at mag-enjoy sa pag-bet using OKBet.